Chapter 7. At nagpatuloy sa pagkukwento si Tony. Mahirap magsimulang mamuhay muli ng normal pagkatapos ng mga trahedya. Pero kailangan. Kami na lang dalawa ng mama. Kailangan naming harapin ang buhay ng buong tapang. Kalimutan ang mapapait na pangyayari. Pero pagkatapos ko ng high school, kinuha rin sa akin ang mama. Nagsikap ako. Pinagsabay ko ang aking pag-aaral at trabaho. Minsan, nakatuwaan naming magbabarkada ang pumunta sa manghuhula. Sa kapipilit ng mga kaibigan ko, pati ako'y nagpahula rin. Malas daw ako. Dahil lahat ng mahal ko at mamahalin ay mawawala sa akin. Pagdating sa itinakdang tanging, palatandaan ang nunal ko sa tuluan ng luha. At hindi sinasadya, napatingin si Jordan sa nunal ni Tony sa may tuluan ng luha. Maliit lamang iyon. Halos gatuldok nga lang. Pero may kaunting umbok at halatang buhay. Ipinapanganak pa lang daw ako, ay nasa akin na ang sumpang iyon. Siyempre, hindi ako naniwala sa manghula. Tilawanan ko lang yon. Pero nang dumating si Roldan sa buhay ko, may kaba akong naramdaman. Baka mawala rin siya sa akin tulad ng pamilya ko. 18 ako noong sagutin ko siya. Marami kaming pangarap. Maraming plano pagkatapos ko sa kolehiyo. Mayaman sila Roldan. At iyon ang naging mitsa ng kanyang kamatayan. Kinidnap siya at humihingi ng napakalaking ransom. Nang hindi maibigay ng kanyang pamilya ang halagang hinihingi ng mga kidnappers, pinatais siya ng mga ito. Si Lisa, bakit nasa silid mo rin ang litrato niya? Usisa ni Jordan kay Tony pagkatapos. Best friend ko si Lisa. Government employee siya nang magkakilala kami. Sabi ko noon sa aking sarili, kung hindi ako pwedeng magkaroon ng nobyo, siguro naman hindi ipagdadamot sa akin ang isang kaibigan. Pero tulad ng pamilya ko, ni Roldan, si Lisa man inawala rin sa akin. At mula noon, hindi na ako nakikipaglapit maski kanino, babae man o lalaki. Dahil ayoko magkaroon ng kaugnayan sa akin. Pero noon na lang yan, Tony. Tila protesta ni Jordan sa sinabi ng dalaga. Pwedeng ipaalis kung gugustuhin mo. At sa panahon ngayon, na millennial na, hindi ka na dapat nagpapapaniwala sa sumpa-sumpa na yan. Totoo man o hindi, ayoko pa rin makipagsapalaran. Ayokong ma-involve maski na sa'yo. Ayokong ikumit ang aking sarili. Maski pa, mahal kita. But that's unfair, Tonette. Ayokong madamay ka sa kamalasan ko, Jordan. Mas gugustuhin ko pa ang malayo sa'yo. Humihinga ka't buhay na buhay. Kaysa magkaroon tayo ng relasyon. At pagkatapos ay mawawala ka rin sa akin sa bandang huli. Mahirap mamatay ang tulad kong masamang damo, Tonette. Pinilit magbiro ni Jordan sa kabila ng kaseryosohan ng kanilang pag-uusap. Pero siya lang ang nagtawa sa sarili niyang biro. Puro sakit na lang natitira sa akin. At pangihinayang na mawala silang lahat sa akin, Jordan. Ayoko nang maulit pa yun. Hindi pa ako mamamatay, damn it. Galit na bulalas naman ni Jordan. Bakit kailangan natin magsakripisyo ng dahil sa maling paniniwala? Ha, Tonette? Bakit hindi natin bigyan ng ating mga sarili ng pagkakataong makapamuhay ng normal? Maligaya, malaya at walang pangamba.
Kung ganun nga lang sana kadali ang lahat. Malungkot na sambit ni Tony. Pero gaya ng sinabi ko kanina, ayokong madamay ka. Ayokong makipagsapalaran. Kaya pauwin mo na ako, please. At pagkatapos niyon, ay tuluyan ng umalis sa bahay ni Jordan si Tony. Kinagabihan, umiinom ng alak ang binata. Occasionally, pero nang araw na umalis si Tony, ay nilunod niya ang kanyang sarili sa pag-inom at nang sumunod pang mga araw. Ang akala niya'y lalaki ang kanyang karibal kay Tony, kaya parang kahirap niyang abutin. Kaya ilap niya sa kanya. At hindi pala yun ang balakid na nakapagitan sa kanilang dalawa. Dahil kamatayan pala niya ang kinatatakutan nito na dumating kapag pinalaya nilang dalawa ang damdamin sa isa't isa. Hindi naniniwala si Jordan sa sumpa, sa malas na sinasabi ni Tony. At ano ang kaugnayan ng gatuldok na itim na mantsa sa balat na tulad ng nunal? Upang katakutan ng isang nagmamahal. Gusto sana niyang ipaintindi kay Tony, pero ayaw naman tanggapin ng kanyang isipan. Mahal nila ang isa't isa, pero hindi pwedeng palayain ang damdamin ng bawat isa at kailangan pa nga magkalayo. Anong klase yun? Hindi niya kayang tanggapin na gano'n na lamang iyon. Ang nais sana niya ay maipadama kay Tony ang kanyang pagmamahal. Maangkin ng lubusan habang buhay. Samantala, hindi na makatiis si Jordan nang may isang linggo nang hindi sila nakikita ng dalaga na wala man lang balita sa bawat isa. Gusto sana niyang puntahan sa kanyang apartment si Tony. Dangat sari-saring emosyon ang umaalipin sa kanya ng mga panahong iyon. Pangamba, hinanakit, at pag-aalala. Paano kung katulad ng dati tanggihan na naman siya at muling talikuran ni Tony? Masakit pala yun. Kahit pala ang lalaking tulad niya ay nasasaktan ng todo ang damdamin. Gusto sana niyang paliwalain ang lahat to save his ego. Pero hindi pala niya kaya. Umuulan ng gabing iyon nang magsadya siya sa apartment ni Tony sa may Paco. Nakainom pa si Jordan ng kaunti. Malayo ang napagparadahan niya ng kotse dahil may mga sasakyang nakahambalang sa may gate ng apartment. Basang-basa sa ulan ang binata nang makarating sa tapat ng pinto ni Tony. Napatigil naman sa pagbabasa ang dalaga nang makarinig na sunod-sunod na pagkatok ng pinto. Sumasabay iyon ng malakas na patak ng ulan sa may bubungan ng may dalawang palapag na apartment. At kumo na sa kwarto siya sa itaas nito, inakala niya nagkamali lamang siya ng pagdinig. Pero nang marinig niya tumatawag sa kanyang pangalan, Tunet, kasabay ng mga katok, alam niyang may tao sa ibaba. At kilala niya kung sino iyon. Si Jordan. Ito lang naman ang tumatawag ng Tunet sa kanya. Napatingin sa suot na relo ang dalaga. 10:45 na ng gabi kung hindi niya bubuksan ang pinto upang kausapin ang binata. Iyak na mabubulaho ang mga kapitbahay niya. Baka pati ang may-ari ng bahay ay mapasugo dito sa kanya. Nakakahiya naman. Pumanaog ang dalaga at nagmamadali. Saglit pa siyang napatulala pagkakita kay Jordan. Basang-basa ito ng ulan, walang ayos ang pananamit, nanlalalim ang mga mata na halatang hindi nakatulog ng kung ilang gabing nakaraan. Tunet, pasok ka. Mahina niyang paanyaya sa binata. Sa kanya na amoy ito, amoy chiko ang binata. Nakainom. Gusto kong makapag-usap tayo.
Pero lasing ka, Jordan. I'm not. Maaaring nakainom ako ng kaunti, pero hindi lasing gaya ng bintang mo. Maupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng kape para mahimasmasan ka naman. Kung bakit nakainom na pala ay nagmamaneho ka pa ng kotse. Paano kung nadisgrasya ka? Nagkakaganito ako ng dahil sa'yo. Seryosong pahayag ni Jordan ni hindi nakuhang umupo. Bagkos ay sumunod kay Tony sa kusina. May nadali ng dalaga ang pagtitimpla ng black coffee. Nang matapos, ay kaagad iyong ibinigay kay Jordan. Salamat. Ang mabuti pa'y dumito ka muna. Baka kung ano ang mangyari sa'yo kapag hinayaan kitang magmaneho pa uwi ng nakainom. Share ba tayo sa kwarto mo? Tulad nung nasa rest house tayo. May pilyo pa rin ngiting naglalaro sa mga labi ni Jordan na mga sandaling iyon. Nag-blush naman si Tony, pero kaagad din niyang nabawi sa pagkapahiya. Mas gusto kong matulog ngayong gabi ng solo sa aking silid. At least I can offer to you ay itong sofa. Malambot namang matulog di yan. Uwi ka ng dalaga. Pwede bang mag-usap muna tayo? Pakiusap ni Jordan. Bukas na lang kapag kumpleto na ang tornilyo ng utak mo. At humakbang patungo sa hagdan si Tony upang tunguhin ang kanyang silid. Nabigla siyang pigilan sa isang braso ni Jordan. At iiwan mo na lang akong basta rito? Kukuha lang ako ng unan mo't kumot. Babalik din agad. Pagkarinig niyon, binitiwan na siya ni Jordan. May kung anong naglalaro sa isipan nito, pero hindi magawang basahin iyon ni Tony sa mga mata ng binata. Mabilis naman na dumampot ng isang unan sa kama si Tony. Matapos kumuha ng isang malinis na kumot sa closet. Pero hindi pa siya nakakalabas ng silid, ay bigla na iyong bumukas. Si Jordan. Hindi ba't sinabi ko sa iyong kukuha lamang ako ng unan at kumot mo? Dapat ay doon mo na ako hinintay sa baba. Nagkibit naman ang balikat si Jordan. Nainip na ako. Saka, nagbago na ang isip ko. Ayokong tanggapin yung offer mong doon matulog na nakabaluktot magdamag. Ibig sabihin, uuwi ka na? No. At napaatras si Tony na unti-unting lumalapit sa kanya ang binata. Natatakot ka sa akin? Umiling si Tony. Sunod-sunod. Pero sa kanyang mga mata, hindi niya maaaring ikubli ang nadaramang pangamba. Natatakot ka sa akin? Yun ang nakikita ko sa iyong mga mata. Bakit? Nagpunta lang naman ako rito upang magkausap tayo ng maayos. Pero, but not now. I have another idea. Hindi siya nakapiyok nang bigla siyang kinabig sa bewang ni Jordan. Siniil ng mainit na halik sa labi. Gumapang sa may liig niya ang mga labi ng binata. Jordan! At napapikit si Tony. Nalimutan na ang paggagamit ng unan at kumot nang bitiwan niya ito at malaglag sa sahig. Nang ihiga siya sa kama ni Jordan, nagpaubaya si Tony imbes na tumutol. Tila hindi sapat ang lamig na ibinubuga ng maliit na desk fan at ang lamig ng dala ng hangin at ulan mula sa nakabukas na bintana. Sa nagliliyab na damdaming umaalipin sa kanila ng mga sandaling iyon. Napapiksi si Tony nang kapain ni Jordan ang kanyang dibdib. Kung pagtutol iyon na nagmumula sa dalaga, hindi na inalam ni Jordan dahil alipin na rin siya ng masidhing pag-ibig na tulad ni Tony.
Pagkatapos ng alimpuyo ng mga nagbabagang damdamin, napuno naman ang katahimikan ng silid na yun. Regrets? Nakaangat ang mukha ni Jordan nang masuyo niyang tanungin ang dalaga. Hindi kumibos si Tony. Marahil, nag-iisip kung ano ang tamang salitang dapat niyang isagot kay Jordan. Kung nagsisisi ka? Malungkot na sambit ni Jordan matapos nitong humiga at ipatong ang braso sa noo. Sana'y sinaway mo ako kanina sa nais kong mangyari. Ano ang silbi ng panandali ang ligaya na nakamit ko? Kung makikita naman kitang habang buhay na nagdurusa. Hindi ako nagsisisi, Jordan. At tumagilid ng higa si Tony paharap sa kanya at masuyo nitong tumunghay sa malungkot na mukha ng binata. Narinig mo ba ako? Ha, Jordan? Hindi. Hindi ako nagsisisi sa nangyari. Napatingin si Jordan kay Tony. Mataman, wari inaarok ang katotohanan sa sinabi nito. Siguro, naganap ang dapat mangyari para maging madali sa akin ang pagdesisyon. Noon pang pansamantala tayong magkalayo, pinag-iisipan ko na ng husto ang bagay na tungkol sa ating dalawa. At ang ibig mo bang sabihin? Oo. Mahal din kita, Jordan. At gusto ko makipagsapalaran. Sukat sa narinig, ay biglang kinabig ni Jordan ang dalaga at masuyo itong dinampian ng matunog na halik sa labi. Pinaligaya mo ako ng husto, Tunet. Ako rin, Jordan. Ako rin. Pakakasal tayo. Pakakasal tayo, Tunet. Alam kong hindi tama yung magpadalos-dalos tayo ng desisyon. Pero gusto ko nang makasal tayo sa lalong madaling panahon. Kahit na alam mong hindi na ako berhen, I mean, hindi ikaw ang nakauna sa akin, na naipagkaloob ka na noon kay Roldan. Shh! Masuyong inilapat naman ni Jordan ang isang daliri sa pagitan ng mga labi ni Tony. Hindi na importante sa akin ang bagay na yun. Who needs a virgin wife anyway? At ngumiti si Tony. Saglit na napawi ang lahat ng takot niya bago muling nanumbalik ang kanyang pangamba. Pero natatakot pa rin ako, Jordan. Saan? Natatakot ako para sa iyo. Paano kung katulad ng pamilya ko, ni Ronald at ni Lisa ay mawala ka rin sa akin? Hindi na mangyayari yun. Matagal pa ang buhay ko. Hindi raw kasi basta-basta namamatay ang masamang damong pares ko. Biro ni Jordan. Puro ka talaga kalokohan? At biglang sumeryoso ang binata. Ano ba ang dapat kong sabihin sa'yo para makumbinsi kang hindi totoo yung mga takot mo? Ganon din ang iniisip ko noon. Pero nawala pa rin silang lahat sa'kin. At ngayon, heto ka. Kung ikaw yata ang mawawala sa'kin, eh hindi ko na makakayanan. Baka mamatay na rin ako sa matinding sama ng loob. Ayaw mo nun? Hanggang sa kamatayan ay magiging magkasama tayo? At siguro, doon na tayo sa langit totoong liligaya. At pinandilata ng mata ni Tony ang binata. Jordan ha? Tinabig naman ni Jordan ang dalaga at masuyo iyong kinulong sa kanyang mga bisig. Hindi sabi ako mamamatay ng dahil lang sa minahal kita. Malayong mangyari yun. Liligaya tayo. Lalo na kapag nagpakasal na, magkakaroon ng maraming anak. At biglang huminto sa pagsasalita si Jordan. Pero, halimbawang mangyari nga ang kinatatakutan mo at mamatay ako? Ayokong mamatay ka. Protesta naman ni Tony na parang maiiyak na. Hindi nga ako mamamatay.
halimbawa lang naman. At masuyong hinaplos ni Jordan ang buhok ng dalaga. Halimbawa, may masama nga mangyari sa akin. Huwag mong isipin kasalanan mo yun. Ayokong sisihin mo ang iyong sarili. Ang gusto ko'y maging matatag ka upang harapin ang mga consequences. At muling umibig kapag may isa pang lalaking maghahandog sa iyo ng kanyang pagmamahal. Ikaw na marahil ang huli kong mamahalin, Jordan. Pagkatapos nito, ayoko nang magmahal pa ng iba. Anong ligaya ng binata nang opisyal na silang magkaroon ng relasyon ni Tony? Gayunpaman, hindi man siya naniniwala sa pinangangambahan niya, baka isang araw ay mawala ito sa kanya. At nakakaramdam pa rin siya ng pag-alala kapag naiisip niyang magkakalayo silang dalawa gaya ng pangamba niya. Sakalang niya napagtanto. Tulad ni Tony ay hindi rin pala siya totoong matapang. Pareho silang dalawa na may itinatagong kahinaan at takot sa katawan. Hanggang saan nga kaya hahantong ang pagmamahalan ni na Tony at Jordan? Malagpasan nga kaya nilang lahat ang mga pagsubok na dadaanan pa nila sa kanilang buhay? Sabay-sabay nating alamin sa mga susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po!